Only two things fall from the sky: manna from heaven and airborne troopers. Air operations, infiltration from the heavens, are another expertise of the special forces. Good day mga ka-adventures. Long time no see. Medyo na busy lang tayo, kaya pasensya na. Natigil tayo sa vlog natin for a few weeks. Anyways, loop kasi kami. You know that I do motorcycling, skydiving, and scuba diving. So nakita ko sa mga comments, maraming nagtatanong, paano nga ba magiging Philippine Special Forces? Umpisahan ko siguro, gawin natin by segment ito. So una, kailangan malaman nyo muna na bago ka makapasok sa Special Forces, kailangan kasama ka sa Regular Force. Paano ka makasama sa Regular Force? One, through enlistment. Pwede ka mag-apply as candidate soldier. And two, pwede ka mag-apply as an officer. Okay? As an officer, kailangan mong mag-undergo ng training sa Officer Candidate School or the Philippine Military Academy. Sa candidate soldier naman, pwede ka mag-apply sa iba't ibang divisions natin from Mindanao, Visayas, and Luzon. Yung mga ka-adventures, alam nyo na, kailangan magsundalo muna kayo. And then, pagsundalo na kayo, kailangan nyo mag-volunteer sa Special Forces. And doon, sa next vlog natin, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-volunteer. Pero bago yan, pag-usapan muna natin. Isa ito kasi sa qualification paano ka maging full-fledged Special Forces. So even not Special Forces operators are or can be airborne troopers. Therefore, even galing ka sa infantry, kahit anong source of MOS mo, pwede kang mag-training ng airborne. So we call that training the basic airborne course. Now, itong airborne na to, isa to sa specialization na meron ang Special Forces. And advantage na airborne ka na bago ka pa pumasok sa mag-undergo ng training ng Special Forces. So ano nga ba ang airborne troopers? See? These are actually ground combat units carried by aircraft and airdrop into the battle by the use of parachute. So, anong advantage nito? Ang advantage nito is that they can go directly into the combat zone. Pagka nakita nila, ito yung hit zone, drop ka lang, land ka. Kita naman natin yung World War II. Kailangan nilang kunin yung, kailangan kunin ng US forces yung ating corregidor. So, what did they do? Okay? Even though the risk is very high, but kailangan talaga nilang makuha yung island. Therefore, nag-drop mismo itong airborne troopers ng United States sa Corregidor Island. And nakuha nga nila, ng airborne troopers itong Corregidors from the Japanese control. So, yun. And we're very lucky that we got to visit the Special Operations Forces Sustained Jump. Dalawa yun, static line jumping and the military freefall few days back. So sabi ko, maganda na sigurong umpisahan natin dito sa airborne training. During my visit sa Special Operations Command way back, I've managed to talk with the paratroopers who were doing Special Operations Forces Sustainment Jump. So dalawa siya, static line jumping and the military freefall. So I talked to some jumpers with regards to why are they jumping, bakit sila tumatalon. And besides sa meron silang parachutist duty pay or hazard pay,
because of jumping, ano pa bang ibang reasons? Why do they do the jump even though it's very risky? And special mention to a lady jumper na nakita natin sa Airborne Training School, na actually na-witness natin siyang tumalon, bago tumalon at nag-landing. So isa pa sa pag-uusapan natin ngayon ay witness the performance of the Army's new parachute systems. Tinatawag na itong Haribon. Parang ang pagkakaalam natin ay isa to sa pinaka-high-tech ngayon sa Asia, wherein may mga computers na siya, or meron na siyang device wherein nag-activate siya in case of emergency. Isa pa sa pag-uusapan natin ngayon, yung proseso kung paano nga ba ginagawang safe itong airborne operations o parachuting sa ating mga tropa. Okay, so umpisahan natin. Okay mga cadets, tayo ngayon sa Fort Magsaysay, Del Maysia. Ito po na tayo sa headquarters ng Special Forces Regiment Airborne at ang Special Operations Command. Ito naman ang Airborne Training Ground, Air Operations Department, wherein dito nag-train ang lahat ng airborne troopers natin. Ito na natin ang mga different aparatos sila. Busy-busy lagi ang Air Operations Department regarding kung may mga ganitong airborne sustainment training jump. Kasi dito, kailangan nilang maging current jumper in order para qualify sila sa kanilang profession as airborne troopers. Okay mga ka-adventures, dito tayo lang sa Air Ops. Ipahit natin, ito yung jump nila. Dito nililig itong mga parachute sa akin. Nakikita nyo, may mahabang table. Tapos, naka-stretch ang mga lines. Stretch siya. Para makita ko, meron mga line over. Yung mga nagbulbul na lines. Dito, pag naka-bend siya na ganito, naka-straight siya na ganito, madaling makita kung meron ka mga lines na nagbulbul, wherein yun na mag-cause ng malfunction ng parachute. So, ito ngayon, kasalukuyan nila pinafold ito. So, ito yung main parachute. Ito yung deployment bag. Andito sa loob na to yung parachute na yun. Ayan. Pagka tumalon sila sa aircraft, itong deployment bag na to, naka-hook ito. Ito naka-hook to sa aircraft. Pag tumalon ng jumper, magka-cut ito. Mapuputol ito. Ang tawag na dito is ang brake cord. Hihilain dito para yan makapal yan. Para mahila niya itong buong stretch na to. And pag nahila na niyan, mapuputol ito. Itong brake cord, mapuputol yan. Pag naputol yan, may iwan na to sa aircraft. Itong static line, may iwan na itong V-bag, deployment bag. Ang lalabas na lang, ang makikita na lang natin is mula rito hanggang dito sa ating jumper. Haba, no? Okay. Ito naman yung kanyang riser. Risers, ito yung naka steering. Ito yung nagpupunta sa kanya sa left or right. Yan, ito ang kanyang steering. Hindi naman ni obra masyari. Yan, steering. Okay. Ito yung kanyang container o harness. Yan ang bubuhat sa jumper. Ano naman ginagawa mo dyan, Sergeant? Ano naman ginagawa mo? Inspection po muna, sir. Inspection? Opo, sir. Para kung halimbawa ginamit na po kung may mga sira, makita natin para mapalitan. Oo. So, bago mo irig, bagong pala itupigyan, kailangan mo inspect muna lahat. Opo, yun po, sir, yung pinakaunang ano, i-inspect po muna yung mga parts. Oo. Ano po. Kasi pag ginamit na pong mag-jump, kailangan po talaga yung inspection ulit. Okay. Maraming salamat po. Sige po, sir. So, yun mga ka-adventures, kailangan palang
inspect ang bawat parts ng parachute every time na i-jump siya. So hindi porke ginamit na i-rigid lang ulit, kundi bago siya gamitin ulit ng panibagong jumper, kailangan meron muna naman siyang inspection na gagawin para ma-assure na safe yung jump, i-jump yung parachute na yan. Anong ginagawa mo dyan, sir? Four-line check, sir. Four-line check? Yes, sir. Para saan? Bakit mo kailangan gawin yan? Para masecure, sir, na masecure natin na hindi magbuhol-buhol to sa loob. Ah, hindi magbuhol-buhol yung line na yan. Yes, sir. Ito, sir, ang pinakamasailang, sir, na part, sir, ng pag-rig. Ah, yan talaga. Yes, sir. Oh, kasi titingnan mo yung linya kung yes, may... Once, sir, sir, na may isang nakapalipit dito, hindi na, sir, pagkapatuloy yan. Oo. Oh. Iaayos, sir, muna lahat bago natin i-rig ng panibago. Paano pag nirig mo na lang ng ganun, na may nakapalupod na ganyan? Delikado yun, sir. Maaari, sir, na ikamatay ng tropa, sir. Ah, yun. Maraming salamat po, sir. Salamat din po, sir. O, yan. Anong ginagawa mo dyan, sir? Ini-inspect, sir. Huh? Check yung layout ng canopy. Uh-huh. Be sure na wala siyang entangle uh-huh. before siya i-continuous ng rig. Okay. So, boss rigger, anong ginagawa mo ngayon dyan? Ano yung ginagawa mo? Mag-tutupi, sir. Anong tinutupi? Paano, bakit po tinutupi ng ganyan yan? Para maganda yung concept yung pagka-arrest ng rigger. Boro, sir. Ah. Yes, sir. So ito 'di ba bagong parachute ito? Yes, sir. Bagong parachute. Sige, tuloy mo lang. Come on. So bago ka nagtupi nito, tinuruan ka muna na ako paano itupi itong bagong parachute ito. Yes, sir. Nag-seminar po kami, sir. Nag-seminar kayo? Yes, sir. So hindi ka pwedeng pahawakan ito kapag hindi ka nag-seminar ng itong parachute na ito? Yes, sir. Okay. Hindi, pag hindi ka qualified itong parachute nito, sir, pag hindi ka nakaseminar, hindi ka pwede, sir. Ah. So... Ingat-ingat pala tayo na ano, mag-malfunction to para safety, ano? Yes, sir. Okay. Yan, mga ka-adventures. Tinutupin nila yung parachute na maayos. So, may corresponding training with regards to the folding ng parachute sa to. Hindi lang porque rigger ka na, pwede ka na magtupi ng kahit anong parachute. So, may certain qualification ang authorized lang magtupi ng certain kinds of parachute. This is for the safety of everybody. Salamat, salamat, Master. Yes. Ito yung reserve. Sabi sa'yo, sir. Ito yung reserve parachute na ginagamit natin ngayon. Meron siyang, ito yung tawag ng cutter. Ito yung cutter. Ang system niya, ito yung, asan system? Ito yung system. Ito yung system niya. Yan. Nakalagay. Cypress. Okay. Ang tawag dito ay automatic activation device. Ngayon, pagka nag-malfunction, nakatulog o nag-malfunction ang jumper, may malfunction siya, at hindi nagbago yung rate of descent o yung bilis ng parachute pababa, ang mangyayari, kinocompute niya yun. Ang gagawin itong cutter na to, puputuloy niya itong cord na to. Ito, nasa loob yan, ganyan. Pag naputol niya yan, pag naputol niya itong cord ito, mag-o-open ito at lalabas itong pilot chute. Itong pilot chute ito. Lalabas ito. Lilipad yun ng ganyan. Pag nag-open, pag naputol itong closing loop nito, nandito yung cutter. So, pag naputol yan, ulitin ko, pag naputol yan, mag-loose ito, bubukas itong bag na to, lilipad ito ngayon ng ganito, lilipad, hihilain niya ngayon itong reserve parachute para bumukas. So, napaka-safe na equipment. Napaka-high-tech na equipment, ka-adventures. Noong araw, wala mga ganyan. Kaya pagka nag-malfunction ka at hindi mo nahila yung ripcord o itong cord na ito, ang mangyayari sa'yo, magka-crash ka bumaba. Ito naman is isang version. Kita mo ito ng Cypress. Ito yung pilot chute. At andito yung kanyang cutter. Nakita nyo na nasa loob yung tali. Tali. Puputuli niya. Pinaputol yan. Pinag-open ito. Pinag-open, lilipad itong pilot chute. At ihilain niya ito. Kahit pa unconscious yung jumper. Galing, no, mga adventures? High-tech na high-tech.
Parang siguro first tayo sa Asia na may ganitong klase equipment ng airborne equipment. Nila. Sir, ano pong trabaho mo? Anong nililista mo dyan? Manifest, sir. Ano yan? Manifest para saan? Yung mga sumasakay ng mga parachutist natin, sir. Bakit kailangan silang i-manifest? Kailangan natin ilista, sir, para may record tayo sa ating ginagawa ng airborne sustainment training. Ah. So, importante pala yung manifest na yan. Salamat. At least alam natin na kailangan pala talagang i-record ang mga jumpers natin. Pop updated sila sa kanilang jump logs. Okay mga ka-adventures, ito ang jump master inspection. Okay talaga yung mag-grada mo ito na. Yan. Anong ginagawa mo, sir? Anong ginagawa mo? GMP. Anong purpose niyan? Para protection, safety ng jumper. Ah, safety. Ilang GMP, ilang stages tong inspection niyo na ito? 3 stages. So puro GMP 'yon. Okay. Talagang safety. Kailangan nilang ilang ano to eh, ilang inspection to with regards to safety. So kailangan ng mga jump masters na JMPI, jump master parachute inspection. So para ma-declare sila na safe to jump. So chine-check lahat. By the way, ito yung bagong procured parachute ng Special Forces Regiment Airborne. They're inspecting from top to bottom. Assure na safe yung jumpers natin. Ikaw sir, ba't ka tumatalon? Para mag-anchor ko yung fear of heights ko, sir. Fear of heights? No, sir. So laki-laki mong yan, sir, eh. Takot ka para tumalon? Hindi, sir. 5'6 lang ako, sir, eh. Takot ako sa 5'7 tsaka 5'9. Huh? Mukhang bago yung mga gamit yung parachute. Napansin ko lang. Yes, sir. Bago, ano, sir. Meron siyang ganito. Ano to? Ano to? EED yan, sir. Anong gagawin yan? Pag nag-malfunction yung main canopy, itong reserve automatic na mag-open. Ah, galing, no? High-tech. Ma'am, airborne kayo. Bakit kayo nag-airborne? Ay, totoo ba yun, sir? Bakit ka lang nag-airborne? Gusto ko, sir. Gusto. Bakit mo gusto? Kayo yung nakakatakot yan. Nagkakalong ka sa aeroplano. Mabahay ka pa naman. Ha? Enjoy? Tignan nyo, babae yan, no? O, nabigat-bigat ng parachute. Ilan anak ko, ma'am? Tatlo, sir. Tatlo. Hindi ka natatakot na tumatalon ka, may tatlong anak, ha? O, maganda si ma'am, pero hindi yan pwede, ha? Married yan si ma'am, married. O, may tatlong anak. Okay mga ka-adventures, nakita natin ngayon ang first jump ng ating static line jump ng sustainment training ng airborne ay ang ating regiment commander special forces. He will be leading the first stick for the day. Yan mga ka-adventurers, isang stick na naman. So, meron naman another group of jumpers. Stick ang tawag natin sa group of jumpers na yan, ano?
jump run. And go. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000. 8 jumpers. All complete. Okay. Ulitin ko, no? Gamit na ang ating airborne troopers, yung bago nilang parachute, which is yung Haribon ng Philippine Army. Nakita natin, sabi nga ng iba, napakadaling i-maneuver itong parachute na ito. Landing natin yung mga airborne troopers. Nilanda sila. Well. Okay. 1, 2. Uy! Okay. Yan mga ka-adventures. Lumanding na yung ating interview kanina, si Madam. Ayan, tumatawa-tawa pa. Mukhang nag-enjoy pa siyang lumanding. Kamusta ang lipad niyo, Madam? Kamusta naman, sir? Tinan mo, patawa-tawa pa. Ha? Babaeng jumper yan. Parang di kayo nahirapan, ha? Ano naman, sir? Hindi ba kayo natakot tumalon? Kinakabahan, sir, pero okay naman. Okay naman. Manageable. Lalo siguro dahil magaganda rin yung parachute nyo, eh. Sige, sige. Yan si Madam. Ano first name mo, Madam? Miriam, sir. Ah, Miriam. Alam ko siya matagal ka nang tumatalon, eh. May compare mo siguro itong bagong parachute ninyo ngayon. Anong masasabi mo sa bagong parachute ninyo ngayon? Ano, sir? Mas madali siya yung maneuver at saka smooth yung landing. Mas masarap na talaga italon, sir. Italon. Hindi na kagaya ng dati natin mga lumang parachute. Oo, sir. Mga siguro... Kung dati, sir, mga nasa 50%, ngayon nasa 80%. Oh. Tatanong na lang, bakit ka nga ba tumatalon? Para, sir, ma-inhan. Nakita natin ngayon, nagkaroon tayo ng idea kung paano nga ba ginagawa ang isang airborne operation. Wherein, ito yung airborne sustainment training ng ating mga special operations forces. Therefore, ang pag-uusapan natin sa ating next vlog, ang unang training na kinakandak ng special forces sa kanilang mga recruit. Ito yung tinatawag nilang Special Forces Combat Qualification Course. Before a soldier can wear the legendary badge, he must first prove he is cut out for the job. Each Green Beret is molded through the most rigid training in the Philippine Army. Golpe duro, or strike hard, is the war cry of the Special Forces Combat Qualification Course. This has the best training for jungle warfare. It takes pride in its stringency and professionalism in keeping combat SOPs paramount. Only when a soldier graduates from SFCQC. So, abangan! Kaya't mag-like, subscribe, and please click your notification bell para updated tayo sa mga ating mga vlogs. Maraming salamat po! Good day!